Nasa gitna ka ba ng problema? Nasa gitna ka ba ng sitwasyon na inaakala mo na wala ng lusot? Masyado ng malalim na para bang hindi ka na makakaahon. Remember this always. Nothing is permanent. Huwag masyadong kinoconcentrate ang problemang kinakaharap na mahirap. Dahil gaano kahirap man yan, magbabago ang sitwasyon. Ang problema daw ay parang bisita lang. Nakikiraan lang. Hindi nakikitira. Kahit ang isang successful na tao, kung magkukwento ng kanyang buhay, nung oras na kung kailan siya nahirapan, yun ang highlight na mga sasabihin niya. Mas doon siya nag-i-enjoy sa pagkukwento. Remember this, walang natututunan pag lahat tama. May matututunan lang kung may problema. Huwag ding pasalamatan ng Diyos sa mga problemang dumarating. Pasalamatan mo ang Diyos sa mga solusyon na darating. Tandaan, what hurts you today makes you stronger tomorrow. Huwag ding magalit sa mga taong naninira sa iyo. May nasasabi sila dahil hindi ka nila kilala. Kaya sila naiinggit dahil alam nila sa sarili nila na mas lamang ka sa kanila sa maraming bagay. Kaya sila ganyan. Kung may mga taong marami ang nasasabi sa iyo, huwag mo silang husgahan na parang kilala ka nila. Patawarin mo ang mga taong may kasalanan sa iyo kahit na hindi sila humihingi ng sorry. Kung hindi, kung andyan pa rin ang galit sa puso mo, ikaw ang nasasaktan, hindi sila. Isa pa, if people say things behind your back, keep in mind, they deserve to be there behind your back. Huwag kang magpapa-apekto sa mga sinasabi nila sa'yo dahil kung magpapa-apekto ka sa mga daldal nila, ang tawag sa'yo, alipin, alipin nila. Huwag kang makikipagtalo sa mga bobo dahil mapagkakamalang kang bobo. Maganda na mas kilala mo sila dahil sila ang mga taong ayaw mong maging pagdating ng araw. Tandaan, ang aso ay kumakahol dahil hindi nila kilala ang tao sa gate.